At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Bandanang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyong lahat, mga apo. Nandito na naman ang inyong Lola Sela na maglalahad na naman ng bagong kwento. At ang kwentong ito ay tungkol sa itim na bandana. Ngayon, mga apo, dyan lang kayo at uumpisan ko na ang aking kwento. Para, taxi! Naku naman. Ang hirap sumakay. Ano ba yan? Late na ako. Para, ayan na. Para! Ayan. Walang karga yung taxi. Sorry, nagmamadali ako. Emergency lang. Ako mo lang sasakay, ha? Pero, nauna ako. Sige na nga. Bye! Ingat! Naku! Ano naman? Inunahan na naman ako ng lalaking yun. Late na talaga ako. Sabi kasi niya, emergency. O di sige. Naku. Itong cellphone ko. Nagri-ring. Hello! Sorry! Malay-late ako, ha? Ano bang suit mo, ha? Purple na long sleeve? Ay, ako naman. Naka-black skirt ako, tapos puti na blouse. Okay, thank you. Ay, hirap kasi sumakay dito. Oh, ayan na palang taxi. Naku, yan. Naku, sana hindi ba malis yung ka-aybol ko. Naghihintay na talaga. Sabi niya naka-long sleeves na purple. Teka, siya ba yun? Ay naku, mali. May babaeng lumalapit sa kanya. Baka yun. Lalapitan ko. Hi! Ako yung kachat mo. Miss, baka nagkakamali ka lang na di ako yung kachat mo. Hindi! Ako yung kachat mo. Tinawagan mo pa nga ako eh. Sabi mo kasi naka-purple ka. Wala namang ibang nakaupo na naka-purple dito eh. Sorry. Di ako yun. Sige, bye. Teka, sandali! Sandali! Umalis na siya. Dahil ba sa itsura ko? Ba? Kasi sabi mo, emergency kaya iniwan ko yung trabaho ko. Hindi rin ako nagkotse. Nagtaxi na lang ako. Mabilis. No, sabi mo lang sa akin. Ang sabi mo eh, kasabay mo lang akong maglalans. Naman eh, namimiss kita. Namimiss ano ko yung ginagawa natin dati. Hindi ba magkaibigan lang tayo? Di tayo na ulit. Wala na kami ni Carlo eh. You cheated me on Carlo. But now, gusto mo na akong makipagbalikan sa akin? Eh, di ba, wala ka ng girlfriend ngayon? At wala ka namang ibang dinidate, hindi ba? Siguro, baka ako pa rin ang mahal mo, hindi ba? Siguro, talagang tayong dalawang nakatadhana sa isa't isa. Sorry, kung yan lang yung sasabihin mo, ayoko lang mag-assign ng panahon. At kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko.
Saan ba siya nagpunta? Ah, ma, tawagan mo na kaya. Baka malate pa ako. Oo, hayan na pala siya, oh. Mama? Ma, bakit kayo nandito? May nangyari ba kay Papa? Ah, wala. Kasi may pupuntahan na audition. Kailangan ng bagong sapatos. Oh, sige na, anak. Kasi pag nakuha na naman ng kapatid mo, siya makikinabang. Kasi naman, Mama, alanganin kayo pag nagsasabi. Pwede ba? Huwag ka nang magreklamo. Parang investment mo. Sige na, anak. Eh, magkano ba ang kailangan? 2K. Ano? 2K? Eh, 200 lang ang pera ko dito. Ang mahal naman niyang sapatos mo. Sige na. Para naman sa kapatid mo eh. Ang mahal naman kasi, Mama. O ano? Magbibigay ka ba o maghanap kami ng ibang paraan? Eto, pagpasensya niyo muna ito, Mama. Yan lang kasi natira sa pera ko. Ay, salamat, anak ha. Napakabait mo talaga. Bye, ate. Thank you. Mag-ingat kayo sa pupuntahan ninyo. Ah, siya nga pala. Kumusta na yung date mo? Wala. Di dumating. Kasi, ewan ko, doon sa ka-blind date ko. Narinig ko yun as in blind date talaga. Hay naku, ate. Sa itsura mong yan, makakahanap ka ba ng boyfriend mo? Nakuha. Akala ko may pupuntan kayo. Bakit nandito ka pa? Oh, halika na. Ano pang ginagawa mo dyan? Alam mo, ang sama-sama ng ugali ng kapatid kong yan. Ay, tama naman siya. Sino bang magkakagusto sa akin, di ba? At saka isa pa, di naman talaga ako makakapag-BF dyan sa chat na yan. Ay, nako. Marami pa namang iba dyan eh. Basta, chat ka lang ng chat. Huwag kang titigil. Ay, malay mo. Ayoko na. Ayoko na rin umasa na may magkakagusto pa sa akin. Sa itsura kong ito, walang magkakagusto sa akin. Ano ka ba? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mabait ka naman, matalino. Alam mo, ang mga lalaki, kung sa pisikal lang tumitingin, ibig sabihin, mababaw sila, wala silang kwenta. Aba, parang sinabi mo rin na pangit ako. Ay, hindi ha. Huwag ka nang magtampo. Ah, sige na, sige na. Alam mo, ikaw kasi may katangian na wala sa iba. Napakabuti mong kapatid, napakabuti mong kaibigan. Alam mo, ganito sa Pilipinas eh. Ibig sabihin yan, yan ang asset mo, ang kagandahan ng kalooban mo, di ba? O ano pang hahanapin ng lalaki sa'yo? Nasa sa'yo na lahat. Ikaw lang nagsabi niyan, kasi kaibigan mo ako. Ay, ikaw talaga, oh. Teka, ilang buwan na kayong nag-chat-chat ng purple boy? Baka hindi siya yung lalaki na para sa'yo. Ayoko na muna. Okay na ako sa ganito. Tama na yung isang rejection sa isang araw. Magkita kayo ulit ni Kat? Huwag mo nang babanggitin ang babae niya. Naasal lang ako sa kanya eh. Gusto mo, hinapan kita. Ano? Gusto mo, sa'yo na lang. Hindi ko kailangan ng girlfriend. Ikaw na. Baka totoo ang sinabi ng ex mo na mahal mo pa rin siya. Kaya wala ka pang maipalit hanggang ngayon. O yan oh, may nag-chat oh. Dito sa dating game, makaya na yung solusyon dyan sa pagkasingle mo. Hello? Is this Ian Lambino? Yes, ako nga. Ah, sir, congratulations. You won 5K and a raffle with hotel accommodation.
Sorry, hindi naman ako interesado na eh. Sir, no worries. Kasi po, wala kayong ibang babayaran. Wala po. As in, libre. All you do lang, sir, ay umaten sa seminar ng life insurance. Sorry, miss. Ha? Talagang busy ako. Hindi ko maharap yan. Okay, bye. Ay, naku. Sige, hanap ka. Try mo lang. Ay, nako. Eh, maraming single dyan. Basta mabait at hindi manluloko. Ganang ex ko, masikat. Kaya nga, makipag-online chat ka sa mga dating site. Sige, mapilit ka eh. Alam mo, marami na tayong nakitang mga lalaking masasama at mabubuti ang kanilang pag-uugali. Pero, try natin yung iba. Baka sakaling nandyan lang sila sa tabi-tabi. Dry? Baka failure na naman yan kasi. Naku, titignan nga natin kung yung lalaking yung tumitingin sa physical na anyo. Teka, sasama ako mamaya. Try ko na makipagkita sa ibang lalaki. Malalaman natin kung may failure ka dyan sa kajab mo. Sana naman yan. Basta, sumama ka sa amin. Magaling tong kaibigan mo na kumilatis. Huwag kang mag-alala. Leave it to me, friend. Na kapag hindi mo itratry, wala! Nga ka! Ngayon, nandito na tayo. After 2 years ng pag-chat namin, ayan, magkikita na kami. Malay mo, andyan din yung kachat mo, hindi ba? Parang nahihiya ako eh. Dito muna tayo sa manghuhula. Mamaya tayo magkikipagkita. Ah, ganun? Ah, sige, pagbibigyan kita sa iyong hiling. Halika, puntahan natin yung manghuhula. Halika! Madam, nandito po kami kasama ang aking kaibigan. Alam niyo, gusto naming magpahula sa inyo. Eh, patitingin namin sa inyo yung kapalaran namin kung okay ba? Ay, kapalaran ba sa pag-ibig? Ah, upo. Ask ko lang kung magkaka-boyfriend pa siya. Ay, oo. Magkaka-nobyo siya. Po. At sino naman? Kailan daw? At saan niya makikita yung lalaking hinahanap niya? Ay, nakita na niya ang magiging nobyo niya. Nakita ko na? At makikita mo siyang muli. At siya ang unang lalaki na mamahalin mo at mamahalin ka niya. Madam, Mrs., pwede ba naming malaman ang una at huling letra ng pangalan ng lalaking mamahalin niya? Eh, di ka ba naniniwala?
parang manghang-mangha kayata. Eh, paano po niya ako magugustuhan sa itsura ko pong ito? Baka matakot siya. Ay, nako. Alam mo, nababasa ko na matagal ka nang nalulungkot. Alam mo, nang hinahangad mo na makakapiling ay yung lalaking mamahalin mo at mamahalin ka rin. At nakita ko na, na malapit na malapit na. Ah, sombra ping-pong, obladi-obladi, buru-buru. Ah, gamitin mo ang bandanang ito. Ay, saan ko naman po ito gagamitin? Pantatakip ko po ba ito sa mukha ko para may magkagusto sa akin? Iha, napakaganda ng iyong kalooban. Dahil kadalasan, di nakikita yan ng ibang tao. Ang una nilang napapansin ay ang itsura na panlabas na inyo. Pero tutulungan ka ng bandanang yan, iha. Isukat ko nga ang damit nito. Bagay kayo sa akin? Maganda kaya siya? Ay naku ate, naghahanda ka na naman para sa date mo no. Pero blind date na naman. Nakakailang ka na bang boys na nakikipag-blind date sa'yo? Ha? Huh? Alam mo ate, wala sa damit eh, kundi sa mukha. Alam mo ate, hanggat hindi nawawala yung balat mo sa mukha, walang magkakagusto sa'yo. Ano? Bakit kaya nagkaroon ako ng balat sa mukha? Sandali, yung binigay sa akin ng manghuhula, subukan ko ngang gamitin, eto siya. Subukin kong italukbong sa aking ulo. Totoo ba itong nakikita ko sa salamin? Totoo ba? Nag-iba ang itsura ko. Nawala ang aking balat. Iba nang itsura ko. Tama. Tama nga ang manghula. Ay, ang ganda ko. Gumanda ako. Matutulungan kaya ng banda ng itim si Venus. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang pangalawa at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banda ng Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.